Isang ang reporter mga idol ay inaasahan itong team ng Lakers na gumawa ng isang move na talagang makakapag-impact sa kanilang roster bago sumapit niya ang NBA trade deadline. Yan nga mga idol ay sa February 10 or February 11 sa atin. Ayon nga dito mga idol, behind the scenes nga daw, ang Lakers ay nagtatrabaho para nga mas mapai-improve pa itong team nila. At matapos ngang lumabas ang balita at report na yan mga idol about sa Lakers, isa namang Sacramento Kings reporter ang nag-propose ng trade. Kasama dyan mga idol ang Lakers at team ng Dallas Mavericks. Isa nga yan mga idol na 3-team trade. Mangyayari nga dyan mga idol, makukuha ng Lakers itong si Buddy Hield at si Damian Jones. Ang Sacramento Kings naman ay makukuha si DeAndre Jordan, Kendrick Nunn, Talen Horton-Tucker at ang 2027 first round pick ng Lakers. Pagdating naman dito mga idol, sa team ng Mavericks ay makukuha nila si Kent Bazemore. Ayan nga mga idol ang very interesting na trade proposal ng isang reporter mula sa Kings. At yan nga mga idol ay kinatuwa ng mga Lakers fans. Sigurado nga raw mga idol na kapag nangyari ito, itong Lakers ay mato-turn around ang buong season at magiging mga favorites nga rin daw muli para sa championship. Pero nga mga idol, maraming asset na ibibigay itong team ng Lakers. Apat ngang player mga idol at ang kanilang first round pick para dito kay Buddy Hield at kay Damian Jones. Sa tingin niyo ba mga idol, maganda itong move para sa Lakers or hindi? Komento niyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga mga idol, pag-usapan natin itong si Klay Thompson. Ayon nga sa kanyang interview mga idol ay nagkaroon na naman siya ng injury sa kanyang left knee. Meron nga daw siyang little hyperextension. Pero ang good news naman mga idol, kahit nagkaroon ng injury na naman si Klay kahit kakabalik niya lang, feeling fine nga daw siya. Okay nga lang daw mga idol, nagkaroon lang daw ng kakaunting pamamaga sa kanyang kaliwang tuhod pero sa ngayon okay na siya. Ayun nga mga idol, sinabi ni Klay noong nakaraang game pa nga daw niya nakuha. Pero ngayon naman mga idol ay nakalaro siya. Yangat masasabi natin na hindi naman ganun kaseryoso ang naging injury ni Klay sa kanyang tuhod. Very good news nga yan mga idol dahil kakabalik lang ni Klay. Ayaw natin ma-injury nga siya muli. Gusto natin ay maging healthy na nga siya buong season. At sa ating next at panghuling balita ng mga idol, itong Philadelphia 76ers ay binabalak na itong si Ben Simmons ay hindi muna i-trade ngayong season na ito. Gusto nga nila sa off-season pa kung saan mga idol pwede nilang makuha itong si James Harden. Sabi nga ng isang Sixers reporter mga idol na ang mga NBA executive daw sa NBA ay inaasahan na itong si James Harden ay magiging player nga ng team ng Philadelphia 76ers next season. Ayan nga mga idol ang latest report about nga dito sa status ni Simmons. Ayaw pa nga siyang i-trade na itong Sixers dahil may pinaplano nga silang mas maganda. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!